Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Pwede ba, RJ? Tigilan mo na kami. Wala kang pakialam sa akin ang anak ko. May pakialam ako. Dahil alam ko na ang totoo, nag-match ang DNA namin ni Annalyn. Ako ang tatay niya. Ngay- Hinabol naman ni Dr. Tanyag itong ngang Selenet at tinanong ito na kung bakit ilalayo niya nga itong ngang si Annalyn dito naman sa EPEC. At sumagot naman itong Selenet dito kay Tanyag na sinabi niya na tigilan na nga daw sila ni Annalyn Santos dahil wala naman siyang pakialam dito. Subalit ay sinabi ni Dr. Tanyag kay Linet na may pakialam ito dahil nagmatch nga ang DNA test nga nilang dalawa ni Annalyn. At dito naman kinagulat ni Linet ang mga sinasabi nga dito ni Dr. Tanyag. At dito naman narinig nga ni Annalyn ang pagtatalo nitong dalawa na si Linet at itong nga si Dr. Tanyag. At nagtanong ito na kung bakit natira nagtataasan nga ito ng boses. Dito na kaya maisiwalat ang lahat-lahat na anak nga ni Dr. Tanyag itong nga si Annalyn. At hindi nga ba ito hahayaan ni Dr. Tanyag na makaalis itong si Annalyn dito kung saan ay pinaghirapan niya nga na maabot ang kanyang mga pangarap. At lalong-lalo na hindi pa alam ni Dr. Tanyag na nagbabalak nga itong Selenet, nalilipat nga sila ng lugar upang hindi na nga sila magulo dito naman ni Dr. Tanyag. Kaya patuloy natin aabangan yan kung talagang papayagan nga ba ito ni Dr. Tanyag na mailayo ang kanyang anak dito naman sa gagawin ni Linet. At lalong-lalo na ang mga revelation na hindi pa nga alam ni Moira at lalong dito naman si Zoe dahil nanggagalaiti nga sa galit itong si Zoe nang bigyan nga ng paparty itong ngang si Annalyn Santos. Kaya tutukan natin maya-maya ng konti ay mapapanood na natin ang Abot Kamay na Pangarap. Yan lang po at huwag niyo po sanang kalimutan i-like ang video na ito. Salamat!